choose your accessories. Kung ano yung dadalhin natin for the vacation. You like that one? Okay. What else? Only bring a few. Para hindi tayo ma-over baggage. Ang bibigat ng mga accessories na yan. Ayan, may mauuna na daw. Mauuna na siya. Papasok na siya sa luggage. Gusto mo dyan? Sa pink or dun ka sa black? Papasok. Saan mo gusto? Ha? Sige na, i-ano mo na. Ilagay mo na yun. Ilagay na natin sa loob. So, ito yung mga binili ng kapatid ko tsaka ng auntie ko para ipapadala nila sa akin papunta ng Davao. So, didiskartehan natin yan kung paano natin siya ipapack sa luggage. So, ito yung mga dadalhin ko. Ito yung mga padala ng kapatid and auntie ko. So, wala pa dito yung dadalhin namin ni Frank. Pero kanya-kanya naman kami ni Frank. So, kanina, napag-isipan ko na kung ano yung magiging diskarte ko. Example ito, driller. Masyado siyang bulky kung nasa box pa siya. So, tatanggalin natin yan sa kanyang box. And, nagpaalam naman ako sa may-ari kung pwede ko siyang tanggalin at ilalagay sa maleta. So, ganyan. Ang gagawin ko dito sa box, hindi ko siya itatapon. Kasi kung gusto pa nilang gamitin yung box, so i-ano na lang natin siya. Ipa-flat. Yan. Diba? Kung gusto pa nila na box. So, ganyan yung gagawin ko. And ito sa shoes, same thing. Aalisin ko siya sa box. So, i-arrange natin yan sa loob ng maleta. Ito din, hindi yan siya itatapon. Hindi yan siya maiiwan. So, tatanggalin natin sa pagkaka-assemble. Kasi, baka mamaya gusto pala nila ng box. So, aayusin na lang natin. Tatanggalin natin siya. Para meron pa yung boxing shoes. Diba? So, disparte-disparte na lang sa tab. Tatanggalin ko siya sa plastic. This is, 6 pillowcases. Saka pagdating doon, kaanihin naman ito gagamitin na gano'n. Ayusin natin yung cardboard. Diba? Tapos ikutupin mo lang siya na i-roll. Dito naman sa mga hair color boxes, since for example ito, dalawang box, pagsasamahin ko na lang siya yung mga tubes sa iisang box. So, yung mga magkakapareho eh. Ito, magkapareho sila. So, yan. Isasama ko na lang siya sa iisang box. Okay. Wala na naman, so tapo na natin. Tanggalin ko na lang yung papel, yung instruction. Siguro naman, marunong silang mag-ano. So, I hope it will fit inside. Ito na. Okay. Ay, hindi siya pa siya. Ganyan na. Okay. Kailangan sila mag-kasha. Ayan. So, ganito na lang. Ganito. So, at least, alam pa rin nila kung ano yung hair color. So, ano yung magiging kalabasan ng hair. So, ayan. Okay. So, eto, hindi na. Kasi magkaiba sila. O, di ba may hangin siya sa loob?
pinagpaalam ko to. Ang gagawin ko, bubutasan ko lang siya para lumabas yung hangin. Dito na lang sa likod. Yan. Tapos. Yan. Para wala nang hangin sa loob. So, kasi kung hindi ko siya bubutasan, it will look like this. And it will take up space. Pwede ko din naman siyang alisin sa plastic, sa packaging. Kaso baka may pagbibigyan siya na gusto na nakapack. Ito hindi ko pwedeng butasan kasi hindi siya nakabalot sa loob. So as is lang siya. Ito. Ito no need. Ganyan siya. Ayan. Ah, may ano na siya. Parang binutasan na to. Ayan, oh. May na-feel akong lumabas na hangin. So, may butas siya. Ayun, binutasan na. Very good. Konti lang. Ayan, para lumabas lang. Daw silipin ko nga. Ayan. So, lumabas na yung hangin. Gagawin ko is parang trial and error muna. Anyways, we still have 1 week to go before our travel date. So, ilalagay ko muna siya ng pakonti-konti. So, siguro ganyan. Ang bigat nito. I only have 30 kilograms allowance sa airline. So, this is only trial and error. Pwede pang magbago yung arrangement sa loob ng luggage. Sa loob. Ayan. Discarte na lang. Something. Hindi na ina-open yan. Name para hindi magkawala. Yung dress naman, Aileen, nandun na for working na mama. Maki. Or Maki. Maki. O, Maki. Sulatan ko na lang. Maki. Wala talaga akong ambag dito, guys. Sa kanila lahat to. Bali, uuwi lang ako para dalhin yung mga pasalubong nila. Matatakaw sila sa kape. Ako hindi naman ako nagkakape.
Hinayang ako dito kapag mabali. Sobrang sarap nito. Oh, oh may kutsara tinidor pa. Ayan. Lagay na lang dito sa mali. Ito. Ito. Micro SD. So, dito na lang siya. So, dito na lang siya. Okay. So, ito. Itong mga to. So, itatry ko siyang, ano, timbangin. I have baggage allowance of 30 kilograms sa Qatar Airways. So, let's see kung ilang kilos na to. Okay, let's see. Nasa 20. Whew. So, meron pa akong 10 kilograms na pwedeng ilagay sa loob. So, may mga damit pala akong hindi ko na nagagamit or hindi na kasha. Or yung iba, hihiramin ng pinsan ko. So, dadatin ko itong mga to. So, dito ko na lang siya ilalagay sa space na. So, mahihiram ko sa pinsan ko. Ibabalik ko na sa kanya. Yung kami maghiraman. Pag Davao to Qatar. Davao to Doha. Nakagusto kasi nila itong mga damit na to. Okay. After. Front. Right. Gusto ko pa naman ito. And, tapos yung pagkapanganak ko, hindi na siya kasha sa akin. Never ko siyang nagamit. So, ibibigay ko na lang sa pinsan ko. If she likes. Ang mga pantal na kung hindi ko na siya stretchable. Kaso, hindi malagos sa mga ano. Ito hindi na kasha, hindi na siya kasha. Cute, cute, ito. Hindi na siya kasha sa akin eh. So, ibibigay ko na lang siya. Okay. Hindi na kasha sa akin. Isabel, hirangin ang pinsan ko. So, papahiram ko sa kanya. Hiram lang, ha? Mali ko yun, siya. Hiram lang. Pagkatapos niya magsawaan, kukunin ko siya ulit. Hindi ako masyadong marunong magpapit, guys. Marunong na lang. Close siya. Okay. Okay. Sana mag-close. Kasi parang may kailangan pa akong itagay. Okay. Close lang. Close. Yung may isa. Si Isabel. Ilan? Wait, 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 hold it, hold it. 23. Nasa 23. Okay, around 23. Yung isa, dadalhin daw niya si Unicorn. So, today is the day. Fa-flight na kami mamaya. And I'm just finalizing the packing. Instead of gagamit ako ng luggage for the hand carry, so gagamit ako ng backpack. Kasi kung gagamit ako ng luggage, ano na siya, yung weight niya is 3 kilograms. So, lugi ako sa timbang. So, yung mga chocolates na nilagay ko supposed to be dito is nilipat ko siya dito sa backpack para makatipid sa weight. So, ang nilagay ko dito mainly is mga damit. Ito, itong bag is ano din yan ng mga damit, pambahay, panlakad. Ito yung kay Isabel. She's only allowed 10 kilograms. So, meron pa kaming sobrang lata na hindi pa siya open. So, dadalhin namin yan. Ito, diapers and mga damit niya. Yan.
towels. May sun, tinanggal ko na siya sa karton. Bumili ako ng sunblock niya. Ito yung ginagamit niyang lotion for face and body kasi sobrang dry. Yan, mga pantulog, pambahay. Ito, sunglass. Panligo. Yan. So, yan siya. And then, itong karton, dito ko siya ilalagay. Okay. Yan siya, ganyan. Papak ko siya. So, ayan. The final. Hindi ko siya kayang i-close. So, nagpatulong na ako kay Frank. Sige na, upuan mo na. Yan. Ganyan kami mag-close ng maleta. Inuupuan talaga namin. So, yan. So, yung mga tsokolate, dates, at iba pa. Basta mainly, chocolates itong nandito. Wala nang iba. So, nilagay ko siya sa backpack for my hand carry. Para, kapag gutumin kami habang nag-aantay sa boarding gate, ay may madudukot kami. Yun yun. Mindset ba? Mindset. So, yung hand carry ni Belle, ito yun. Yung green bag. Mamaya, lalagyan pa namin to ng mga bote na may tubig na. Okay, mga diapers, and ayan, panlamig, for sure malamig sa aeroplano. Ayan, pamalit, if ever. Ayan, meron na siyang tubig, and ano, spoon and fork. Aside from my hand carry na backpack, magdadala din ako ng lady bag. Ang nasa loob ng bag ko, dalawang power banks. Tapos, hindi ko alam kung allowed ang ball pens. Yan. Small notebook. Alcohol. Yan. Charot-charot lang to. Ayan. Ano ko to? Roaming number. Nandito. Yan. Lip balm. Ito. Hard disk drive. iPhone flash drive. Dalawa to. Una, bumili ako ng 128GB. Kaso, na-full din yung storage. So, bumili ulit ako ng 256GB na iPhone flash drives. Yan, dalawang iPhone flash drives. Saan na yun? Yung pang ano ng iPhone, yung sa gilid. Saan na ba yun? Ito, yan siya. Para kapag mag-change ako ng SIM card, so, ito yung pang sundot. Okay, next, ito, for my hair, ito, mga cards, yan, yan, yung mga cards, yan, IDs, wala akong wallet, ito lang yung wallet ko, yan, itong, ano, $100, bigay pa to ni, Ninong Chris ni Belle, nung binyag niya, yan, susi ng bahay sa Davao. Ala, what's in my bag na pala ako. Charot. Artista yarn. Ganyan na yung arrangement niya. Binalik ko na siya sa ano. Sa bag yung mga nilabas kong gamit. So meron pang space dito, tingnan natin ano pang pwedeng ilagay. Okay. And another tip, bumili ako ng isang maliit na plastic envelope na transparent. Dito namin nilagay yung mga passports, IDs, and electronic tickets. Ganyan yung magiging itsura niya. Lalagay mo lang yung boarding pass sa clear plastic envelope para madaling makita. Diba? Super convenient.